What's up guys, welcome back to my channel, The Imina Sounds. So, tagal din nung muli tayong may upload, so ngayon lang ulit ako nakapag-upload dahil sa tagal medyo hindi ko nang naharap. So, ngayon may isi-share lang ako sa inyong konting kwan kung paano natin i-upgrade, hindi naman si upgrade, babagan din ang airflow ng isang ito, kung nakikita nyo, ang is LX10. So, gawin natin dito is dadagdagan natin siya ng blower fan para mas maging cooling efficient siya. So, natatanda, kung alam, pagkakaalam nyo, ang is LX10 is meron lang 2 fan. Ang pagbuga niya is pa output lang. So, kung siya, basa, palikod. Palikod lang. So, dadagdagan natin siya ng 2 fan dito sa front para maging may intake siya at may exhaust. So, ito nga palang fan na gagamitin natin is ito. Ang size ata nito is 80 by 50 o 50 by 50. 5 by 5. Basta, parang siyang, yung fan lang siya ng mga standard na amplifier. So, ito nga pala is galing ito sa lumang amplifier. Pwede kayong bumili din ng ganito or maghanap ng scraps. Ah, dalawa. Ito namang isa is galing itong UPS ng computer. Kaya, pa round shape siya. Pero, flat yung front edges niya dito. So, ito yung gagamitin ko ng dalawa. So, ito pala is bago lang din. Ngayon lang din nabili. So, pagdesisyonan kung i-upgrade ang kanyang cooling system para naman mas tumagal siya kapag ginagamit natin sa pangmatagalan. Lalo nga na paggagamitin natin siya for bridging. Kasi ang bridge mode is pag ginamit nyo is mas prone siya sa heat. So, ang dual fan is parang hindi sasapat yan kung gagamitin mo siya sa bridging sa pangmatagalan. So, habang maaga pa is dadagdagan ko na. So, hindi ko pa naman to. So, pwede nyo itong gawin naman sa kahit ano, amplifier. Si LX10, si LX20 ata. Makakalang po naka single dual fan lang siya. So, one per channel is one fan lang. So, ito. Kung mapapansin nyo is sealed pa siya. Hayaan ko nang mabrook yung warranty kasi nabili ko nga, by the way nga pala. Is nabili ko to sa online. So, kung mabrook man yung warranty ko is ano, for safety na rin naman din kasi. Saka, hindi naman siguro magkakaroon ng problema to so far. So, ano mas maganda. Ito. Ang kailangan nyo ng is 2 fan. Tapos, ang pandikit is gamitan ko lang siya ng glue stick para idikit siya doon kasi walang mount naman doon eh. Walang mount siya ng fan. So, lagyan ko na ng glue stick. So, huwag na natin patagalin. Kapit na natin at papakita ko sa inyo ang step by step na connection niya. Kung saan kayo kukuha ng power source ng fan nyo. So, ito na. Hindi po kumakagal. Nabusan natin ang LX10. So, ito ang kanyang loob. So, quick review na rin tayo about sa product na to. So, sa transformer,
supply niya is mapapansin 62 062, tapos ang secondary voltage is 17 017. Ayun, focus na meron siyang kung alis 12 by 12. So transistor is meron siyang 3 pairs. So 3 sa taas, 3 na tatlong PNP, tapos tatlong PNP, ay tatlong PNP tapos tatlong NPN din. So ang kanyang output na gamit is TIC C52, tapos itong isa AC5092. So ito is NPN, hindi ako nagkakamali. Tapos yung PNP niya is 1943 from Toshiba din. I'm not sure if ito is original. So titingnan lang natin kung man. So ito nga pala ang guts niya. So meron siyang 3 per upside. So meron siyang 3 plus 3 is 6. So 6 transistor ang isang channel. At meron siyang voltage. May capacitor na 63 volts. At 1500 microfarad per pieces. 2 pieces per channel. So, ito na. Punta na tayo doon sa kanya. Main purpose natin kaya natin ito mabuksan. So, yung itong mawawasin itong fan niya is nakapahalap siya dito. So, dito ang kanya flow niya ng hangin pag gano'n. So, dito siya bubuga. So, ang mangyayari dito kasi is pagka daan ng hangin dito is dadaan lang dito at lalabas dito sa vent na to. Saka dito sa ala. So, minsan, hindi rin masyadong lumalabas yung ibang hangin niya. Hindi lumirektang lalabas yan. Hindi siya nga ganun. So, gumaganon siya. Iikot pa yan dito. So, press yan yung boat. Pag ganun, minsan, dumadaan sila dito pa. Sa salubong yan. Tapos, dito, medyo may heat dito na may madadala dahil nga sa fan is pag ganun na ganun siya sa kakalat sa kalalabas. So ang gagawin natin is nilalagay tayo dito ng fan dito sa dito para ang flow niya is pag ganun. Tapos ito is gagawin natin ng exhaust para pag buga ng hangin dito is papasok dito sa mga fins ng heatsink. Pagdaan dyan sa fins ng heatsink. Rectang. Ilalabas itong blower dito sa likod. Para yung hangin is yung mainit na hangin. Rectang lalabas na. Hindi na yung parang mag-iipon pa dito. At kukulog. So, dito tayo maglalagay ng fan banda. Kasi nandito may ventilation dito sa dito. So, hindi naman mahihirapan magbuga ng fresh air yung lalagay nating fan dito kahit nasa loob siya at hindi masyadong dikit kasi sapat naman na itong vent na ito para sa makahigap siya ng hangin. Makahigap niya ng hangin, lalagay niya dito tapos dire-diretso na. So, ganong paraan magiging kwan siya, huling efficient siya, madadagdagan ang pagka init niya at hindi siya masyadong mag-iinit ng mga ng todo. At dagdag kan yung uling efficient niya sa pag nag-bridging tayo. So, simulan na natin ang pagkabit. So, same boat process na rin. Ganun gawin natin. So, simulan na natin. So, ito na. Buha ko lang ako ng additional wires para umabot yung connection niya dito. Nga doon. So, na yung gagawin is tanggalin natin yung connection nitong fan.
Ayan, nabunot ko na ito yung sabihin ba sa kabila. Hindi natin at nagpaka lang tayo dito. Mag-slicing lang tayo ng pagtatapan natin ng connection natin. So, ikakat ko muna ito yung ikak. Saka, papakita ko sa inyo pagkatapos kong ma-slicing dito at may kabit ng natin jumper wire. So ito na, naikabit na natin ating isang fan. Nakaklap na lang siya dito, negative and positive niya. At dito ang extension wire ako para umabot. At ang position niya is one yan. So, kung makapansin niyo, correct ang dadaan dito yung fresh air pumuntang exhaust. Parang dito sa both side, parehas lang din. Ganun. So, itong gap na lang dito makikita nyo. Kapag may trip to is, magiging flat surface yung ganun. Kasi lumalapat hanggang dito sa heatsink yung cover na, top cover natin. So, sa ganyang kwan, dito siya kukuha ng fresh air. Side dito. Ganun din dito. So, yan. Ang gagawin lang natin next is babalik na rin lang natin itong fan pa talikod para yung flow ng hangin niya is magpaganon na. So, hindi ko na ito papahabain. Ibalik na ito lang tapos ididikit ko na ito para magkita nyo na yung final output niya. So, let's do this. So, ito na po. Naikabit lang natin. Naidikit na. Blue stick lang ginamit ko. Madidikit din lang siya. So yan, nakaharap na yung pan niya doon. Ito, nakabaliktad na rin. Baliktad na rin siya. So, magka-power. Or ano natin. So, ganyan. So, ayan na po. So, testing na lang natin. Konting testing na lang. At okay na. So, itong connection niya, nakatap lang dito. Nakatap lang din doon sa kwan. Kwan din dito. Nakatap lang sila. So, yung flow naman ng hangin dito. Okay din. Kuha na tayo ng kwan. Para so, normal lang yan. Okay. So, sound check lang tayo ng saglit and ready to go na. So, ito na lang. Testing sound check lang tayo ng saglit. So, ito na nagawa na natin cooling fan niya. Dito may sasangin siya dito ang luma. So, ganda ng cooling efficiency nito. So, check. Sound check lang tayo ng cooling fan.